Hey guys! Kamusta kayo lahat? Welcome dito sa channel. Sana sa mabuti kayo. Ang video na to ay para sa mga nag-uumpisa sa photography. Hindi ako expert pagdating sa bagay na to, ha. Gusto ko lang makatulong. Gusto kong i-share sa inyo yung experience ko. Kung ano yung mga pagkakamali ko dati na dapat na iwasan ko at hindi ko ginawa. But ang unang pagkakamali ko dati ay yung hindi pagtingin sa histogram. Ang histogram, guys, ito yung parang box na graph, yung mga ganun-ganun. Yan yung histogram. It will represent your exposure, yung brightness at saka yung kulay ng photo mo. Kapag overexposed yung photo mo, makikita mo yan sa kanan, masyadong mataas yung line dyan. Kapag underexposed naman yung photo mo, makikita mo dito sa kaliwa, mataas naman yung line dito sa kaliwa. Kasi sa kaliwa, dyan yung dark and shadows, yung gitna yung midtones, tapos sa bandang kanan naman, dyan naman yung highlights and whites. So, ayaw mo makita na may mataas dun sa kaliwa or may mataas dun sa kanan. Ang gusto mo makita sa histogram mo ay yung medyo paganoon, parang pa-mountain siya. Tapos, halos pantay-pantay dun sa taas. Ganyan yung gusto mo makita sa histogram mo. Huwag mong basta pagkatiwalaan yung nakikita lang na mata mo. Halimbawa, nag-shoot ka, nasa labas ka, sunny yung paligid, tumingin ka sa screen mo, okay na yung exposure ko. Kasi sabi na mata mo, okay yung exposure mo eh. Pero pagdating mo sa pose, underexposed pala. So, yun, di ba? Kaya mo namang isalba yung photo na yon, pero it takes time sa pag-i-edit. Marami ka pang gagawin. Kaysa dun sa ang histogram ang tinignan mo, pagtingin mo sa histogram, ay okay pala yung exposure ko. So, wala kang duda na tama yung exposure mo dun. Kasi, ginawa yung histogram para sukatin yung tamang exposure o tamang brightness ng photo mo. Diba? Dun pa lang, makokorek mo na agad. Pangalawa, yung hindi pag-aalis ng mga nakaharang. Halimbawa, sa isang event, party, kumakain, may biglang magpa-picture sa'yo, syempre nandun ka dahil ikaw yung photographer, tatawagin ka, kuya pa-picture po, kumakain sila, maraming mga nakalagay sa table, syempre meron dyang bote, ng soft drinks, baso, ganyan, ayaw nilang tumayo kasi kumakain sila. So, kukuhanan mo sila ngayon, lalapit yung isang mga kaibigan nila, mapupuno ngayon yung table, nandun sila nakatayo, so pipicture mo na sila ngayon. Ready na silang lahat, nandun na sila, naka-smile na lahat sa'yo, pipinutin mo na lang yung shutter. Pag silip mo ng ganon, nakita mo meron nakaharang na bote. Sumilip ng ganon yung bote ng soft drinks sa frame mo. Hinayaan mo, clinic mo. So, hinayaan mo na yan, move on ka na. Pagdating mo sa post, nakita mo na, sana binura ko to. Sana, bago ko pindutin, lumapit ako, tinanggal ko yung bote na yon. Kasi, ang pangit sa photo. Kung may Photoshop lang, binura ko yon. Ganon. So, pagsisisihan mo yon kasi nakasira dun sa photo kasi hindi naman dapat yun nandun. Parang unprofessional, hindi malinis tignan kasi may nakaharang na ganon, di ba? Ang pangit. So, maging aware tayo sa mga ganong bagay-bagay, no? Halimbawa, kapag may subject ka na talagang gusto mong ipakita na siya lang, linisin mo yung paligid, no? Huwag mong hayaan na may mga nakakalat-kalat. Para mas maging professional yung itsura ng photo mo, dapat malinis. May mga pagkakataon na may mga nakaharang talaga sa harapan na malabo yan, tapos malinaw yung subject mo. May mga pagkakataon ganun. Okay lang yon. Pero hindi siya nakakasira dun sa subject. Okay yon. Pero yung tipong nakaharang na bote ng soft drinks, ang pangit tignan. So maging aware tayo sa ganun. Yun yung mga pagkakamali ko dati na hinayaan ko lang. So sana matuto kayo doon sa panonood ng video na to. Pangatlo, sino dito, guys, ang ayaw ng tripod? Ako nasasagot dyan. Ako talaga ayokong nagdadala ng tripod. Kasi para saan pa yung tripod? Hindi naman ako pasmado. Okay naman handheld. Di ba?
Example guys, para masuportahan naman yung sinasabi ko na kailangan natin ng tripod. Naalala nyo yung Blood Moon guys? Blood Moon, ito yung malaking buwan tapos parang kulay pula. Hindi ko alam kung sabay yun na nangyari dito sa Denmark at saka dyan sa Pilipinas eh. Pero yun yung mga time na yun. Lumabas kami mag-asawa. Syempre ako, bit-bit ko yung camera ko. And I'm very optimistic that time na kaya kong kuhanan yun. Meron ata akong dalang 200mm na lens noon. So feeling ko kayang-kaya kong kuhanan yun. So lumipas yung 2 hours. Wala man lang ako nakuhanan na malinaw na photo. Na-realize ko noong mga panahon na yon na dapat pala nagdala ako ng tripod. Kasi ang shutter speed ko noon at saka yung aperture ko, dapat makailangan nila ng maraming liwanag na papasok. So, i-delay ko yung shutter speed ko. Kaya dapat hindi siya maalog. So, dapat steady. Kaya kailangan ng tripod, di ba? So, hindi kayang handheld lang. So, yun yung mga pagkakamaling gano'n na, di ba, dapat naiwasan ko kasi maangas ako eh. Kaya ko daw eh, sabi ko eh. Paano kung event yon, di ba? Tapos gano'n, magbibigay ka sa client mo ng mga pangit na mga photo. Halimbawang gano'n yung gusto mong career sa photography, di ba? So, mag-invest ka sa tripod. Ang magaling na photographer ay laging meron dalang tripod, di ba? Mga veterans sa photographer dyan, may dala kayong tripod, di ba? Para masuporta naman to. Yeah. Yun, mag-invest kayo sa tripod. Worth it yan. Pang-apat, eto talaga, guilty ako dito. Yung pagkakamali ko na dapat naiwasan ko ay yung pagkuha ng napakaraming picture kasi ang feeling ko, dapat maraming picture para marami kong backup ng mga photo. Ganon. Kuha ko ng kuha. Kasi para wala akong ma-miss na moment. Mali pala yun. Yung ganong tipo ng mga photographer, pag may nakita ka or napansin ka, tapos ganon siya, galaw siya ng galaw, ikot ng ikot, kuha ng kuha, hindi mapakali, yun yung amateur pa. Baguhan yun. Mahalata mo yun. So, ganon ako dati. Kuha ko ng kuha. Para akong syunga-syunga dun. Natutunan ko, katagalan, na dapat pala, less ang photo mo, pero useful na mga photos. Yung magagamit ng mga photo. Kasi pagkuha ka ng kuha, ang daming tapon bandang huli. Ang daming nasasayang na oras. Ang daming nasasayang na shots. Tapon din, buburahin mo rin yun. Ang mapupunta sa client din, halos 1/4 lang ng photong nakuha mo na kakapindot dun. Diba? So, mas maganda na aralin mo yung mga shots mo. Yung tipong parang yung nabibili dati ng mga film na halimbawa 24 shots lang, yung pag sumablay ka ng isa 23 na lang, sayang na yung bili mo. Yung tipong ganun yung maging mentalidad mo kapag kumukuha ng photo para maging maingat ka sa mga shots mo. Ganun. So, less pero useful na mga shots. Yun lang guys para sa video na to. Sana may natutunan kayo kahit papano. Hindi porke nalaman mo itong mga gantong pagkakamali, magiging expert ka na agad pagdating sa photography. Marami ka pang pagdadaanan dyan. So, enjoy mo lang yan. Huwag kang bumitaw kung ito talaga yung gusto mo. Keep on practicing at aralin mo ng aralin at hanggang sa gagaling at gagaling ka dyan through experience at saka sa mga pagkakamali mo, matutunan mo yan dyan. Kung ikaw professional ka, expert ka pagdating sa photography, tapos napanood mo tong video na to, by any chance, sabihin mo sa akin, i-comment mo dyan kung ano yung mga pagkakamali ko, kung ano yung mga palagay mong hindi ko nasabi, no? Mga ganon. Baka iba yung experience mo sa naranasan ko, no? Or baka may mapulot ka dito na hindi mo pa nararanasan, no? Malay mo, di ba? Pero sa ngayon, eto lang muna. Like, comment kayo, subscribe kayo kung hindi pa, and I will see you sa sunod na video. Bye-bye. Hindi ko matatakpan yung lens eh. Kasi iba yung lens na gamit ko ngayon. So, malayo siya sa akin. Kaya, aalis na lang ako para, di ba, may tamang exit at may konting drama. So, bye-bye. See you next time.